معرض البحرين الدولي للطيران من 16 إلى 18 يناير 2014. Balita ko, super busy kayo na prepare ng wedding nyo. Artista talaga. Oh, ba't lumaki? Kanka. Okay. Mataba din na, mas mataba kaya ako sa'yo. Yung ganon? Okay na. Kailangan ba English? Kailangan ang Tagalog. Pantay mo yung tagal naman yan, te. Umpisahan na yan. Tagal-tagal din. Punto na. Love is an everyday choice. Love, sobrang misteryoso. Hindi mo alam kung kailan darating. Yun. Love is corny. Love is the greatest force on earth. Na si God lang makakontrol kasama yung mga partners. Love moves in mysterious ways. Love is like balloon, it's color red. Love is faithful. Love is a decision. Being unselfish, like, kailangan ba English? Love is being loyal, and yeah, being unselfish. Love is a gift. For me, love is sacrifice. This is love. Love is unconditional. Feeling na sinashare mo with someone na mahal mo. Love is wonderful. What is love? Sabi sa kanta, ang love daw is a nature's way of giving a reason to believe it. So para sa akin, love is life. It's like a lost object. Na kapag hinahanap mo siya, hindi mo siya makita. Pero pag nakalimutan mo siya, biglang makikita. In the most unexpected way. Love is an open door and love is unconditional by the grace of God. Love is pag-ibig. Pag-ibig. Next. People fall in love because Yeah, I will translate. People fall in love because I believe God gave us the need to love and to be loved. Yun yung nararamdaman mo. Because they meant to each other. People fall in love kasi yun ang plan ni God para sa partners. Because they have the heart to love you. And they fall in love because they found one another. Chemistry is like positive and negative poles attract. Why do people fall in love? So that others may feel that they are loved. And also for them to share the love that they receive. For many people, falling in love is accidental, but for us Christians, it's more on God's plan. It's God's gift. I think two people fall in love because they have the heart and they found each other, maybe attractive to each other, and then the love starts. Siguro kasi they decide to be together. So I think if it's a right person and then right situation and if it's like
with God's blessings. So I think that would be a good reason, right? Attraction. Pag na-attract sila, doon nila makilala yung isa't isa. And doon sila nakakol in there. Uminom sila sparkle. Spark. Meh. Sabi ulit sa kanta, why do people fall in love? Because of magic. Pero yung magic na yun, I know it's a story from God. So, blame it sa chemical na dopamine. Bukod sa nature ng tao, mahal mo ano. Kung mahal ka, talagang mamahalin talaga sa buhay. Kung mamahal ka talaga na. Uy, yung tamang tao para sa'yo. Next na! Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not. What excites me about weddings is the idea that there's happy ending, that true love exists, that siguro for guys, because it's difficult for us to commit, so it excites us the idea na guys really do fall in love. Siguro yun. Pag nagpabaw na sila sa isa't isa. Yung couple, when they kiss. Yung ano, pag naglalakip na sa aisle yung bride, mangiyak-iyak siya ng matawa-tawa. Changing of vows and the kiss of the bride and the groom. Pag nakikita mo na yung magiging ano, tubi mo, it's when the bride walks in the aisle. Yung pag-walk sa aisle ng bride. Pagpapasok na yung babae, I mean yun yung pinaka-inaabangan ko. Yung entrance, siguro yung kikita mo yung mga flower girl, yung better, mga sponsors, tsaka yung syempre yung bride, siya yung princess on that day. Kung kilala mo yung ikakasal, mas excited ka for them kasi alam mo na you'll be part of you know, of the new chapter of their life. And also, pag maririnig mo yung vows nila, parang yun yung my favorite part sa wedding kasi yun yung parang sa harapan ni God, they are giving their vows to each other. So yun yung part na medyo nakakaiyak. Yung kiss. You know. I'm gonna marry your daughter, make her my wife. I want her to be the young girl that I love for the rest of my life. Kapag nilalakad na sa ano, sa papuntang altar yung babae mo, pakasama mo, tapos nakatingin siya sa'yo, sumiin niya kayong dalawa, parang yun, yung siguro para sa akin. Laying down and walking down the aisle. What excites me the most about weddings, siguro pag nagwa-walk na sa aisle yung bride, and everyone is, you know, kumbaga, excited sila lahat, and kumbaga yung groom is nakatingin lang sa bride waiting for someone who is covered with veil. So yun, nakakaiyak yung moment na yun. When the bride walks down the aisle. Yung groom na inaantay na yung bride niya na lalakad sa aisle while yung groom kumakanta habang naglalakad yung bride. And syempre, pagkatapos ng kasal sa reception, yung pagkain. Next! How many times did I pray you find me? Mac is like a bank. Sigurado, ano yan? You're in good hands with Mac. Siguro ano, si Mac, she's a sister for us here in Bahrain. I saw her transform from the security that she has with money and yung love niya sa Panginoon ngayon and the desire to glorify God. She makes mistake as everybody does. But I think she matures more now. Parang malayo na yung narating niya in terms of maturity and in terms of yung sa paglilingkod sa Panginoon.
Si Ma, sobrang hilig niya kumain, pero hindi halata. Ate Ma, she'll be a great mother kasi ngayon pa lang mature na siya. So, she'll be fit as a mother. Mac is a generous person. Mac is simple and quiet. Mac is full of advice. Si Mac, walang stress pagdating kay Mac. Lahat madali. Sa mga decisions, madali lang. Kaya madali niya na pag-desisyon ng mag-asawa, I think. Pag sinabing Marie Grace, parang una ko naisip. Ate ko na kuya ko. So, yeah. Oh, ganun siya sa akin. Ate ko na kuya ko. Isang Tagalog. Magaling siya, mabilis siya mag-desisyon. Firm siya sa decisions niya. And she has a strong personality. She's a lovely person. Mac is a very simple girl, very helpful, and very generous as well. Kasi every time na we need something, she's always there to help us, and also, she's a very good friend. Pleasant, kasi lagi siya nakasmile. Mabait. Mapagbigay yan. Para sa pagkain, tao yun sa ating mga. Tapos, tingko basta mabait. Pagpabait nandun na lahat eh. Si Mac, very strong person and very generous and makwento yung si Mac. Lahat-lahat, kukwentuhan ka niya sa buong time na kakain kayong lahat. Yun, hihintay niya lahat and meron pa, palagi siyang maikakwento. Yung first impression ko sa kanya is, kasi nung una ko siya nakita si Shalom, pag ito, in-approach niya kagad ako na with a smile. So, para siyang, tag ito, approachable siya at saka masaya niya. Pag inisip ko si Mac, naalala ko yung ref niyo na punong-puno ng pagkain. Next! Jasmine's roast beef. Reminds lang naman, di ba? Isagani. Salamat, salamat. Yun yung maalala mo. Kasi every time, spontaneous. He's spontaneous. If you assign him to worship lead, yun yung kakantahin niya. Salamat, salamat. Isagani, seryoso. Pero, madaling natakot. Jim? What reminds me of Isagani? Pag nakakita ko ng post ni Ate Mac ng flowers and teddy bears. Isagani, actually, hindi ko siya masyado kilala, pero kababayan ko yan, waray, matapang. Si Isagani is a responsible guy. I remember him as the one yung nahuhuli siya pagkatapos ng klase kasi siya yung nagpapatay ng ilaw, nag sa mga chairs. Like that. Gotcha. Mabango. Yun ang una kong naano sa kanya. Kasi nung una kami nagkita dito, sabi ko sino yung mabango na yun. So, ayun, si Isagani pala. Si Kuya Isagani. Isagani, magaling siya kumanta. At kuya siya sa amin, sa class. Isagani, he's very responsible man, I think. Isagani, Jasmine. BBR. Si Gani, napaka-seryosong tao niyan. Napaka-deep na tao and syempre, he's very responsible and napaka-generous yung taong yan. Bidigay niya lahat ng mga bear. Every month, meron siyang surprise for Mac. His muscles. Isa Gani, naalala ko sa kanya si Mac kasi package deal sila. Kumbaga sa buy one, take one. Wala akong maalala sa kanya eh. Pero binigyan ako ng sapatos niyan. Sapatos ng Adidas original. So, yun mabait din. Kaya parehas sila mabait. Boom! Panis. Next! We're classmates. The steadfastest. Sabi nila sa church, BCS. Sa class. Sa church, sa BCS. They first met at the church.
Samatayan. Second, sa BCF. Church. The BCF, sa class. Next. I prayed and fasted for them. ako yung unang nakaalam na... I think I am one of the first persons to see the possibility of Mac and Isagan. And I, yun nga, we prayed and fasted. Ako yung unang sinabihan ni Isagani na gusto na si Mac and he's actually praying for Mac. Ako rin yung bridge nila before. Ako yung nagsabing, bro, wala atang pag-asa. Parang hindi ka yata gusto ni Mac. Yung mga ganun. Tapos parang ako yung sinasatya tanong niya kung, bro, ano ko? Tutuloy ko ba? So we prayed for Mac, ako and Isagani. And siguro, basically, dun sa start, natakot din ako nung una, parang I was afraid na, Lord, pag hindi ito nag-work, ako yung may kasalanan kasi I match them together. Pero I think all things work together. It was a part of a bigger plan na si Lord na yung gumawa for both of them. Hindi din masyado, pero alam ko, hindi gusto ni Mac si Gani before, but then they prayed for each other. They're both praying each other. That's siguro yung kasi naririnig ko sa mga ano ayo. It's sweet at the same time. It's a spiritual sweetness. Nung umpisa alam ko ayaw ni Mac kay Gani. Then naging BBM pal sila. Then yun, sila na. Nagmamahalan sila, ayun ang alam ko. Tapos, isa ko lang napansin pagkasama ni Mac si Isaganis, parang, ano yan, babaeng-babae. Unlike pag wala si Isaganis, pero which is okay naman. It started in the class as classmates, tapos, nag-separate sila, tapos, nag-start silang maging friends through BBM. And from there, nag-lumang love. At first, they hate each other. But at the end, now, you know, they decided to fall in love, get married, and for sure, they will live happily ever after. Una raw ata ayaw ni Ate Mac sa kanya. Para doon nayayabangan kay Kuya Isagani. Tapos, kasi dumating yung time na ano, siya rin nahulog. Ay naku, paano ba nagsimula yung love story ni Mac and Gani? Ang alam ko lang, dati, palaging nagtatalo yung mga dalawang yan. Kumbaga parang love-hate, ganun. And syempre, at the end, sila pa din. sila yung tinatawag naming ni Mac. Kami yung team ni Mac na nag-pray for them, and yun, dininig naman ni Lord yung prayer namin, and yun, they're really blessed for them. Love story, nag-start nung July 2010, pero hindi ko alam kung anong date, then sa SF4 ng DCF. Love story nila, wala pa ako dito eh, pero ano, alam ko, walang gusto lang si Ate Mac Jaminen kay Sigaan. Pero syempre, doon nagsisimula yun. Pero si Ate Mac, kinain yung sinabi. Kaya, kasal. Next! Mac is destined to Isagan. Kasi may boyfriend siya before she came to Bahrain. And Isagani, alam na namin the rest of the story. So I think it was really God's plan. And Isagani is blessed with Mac. Kasi she's a woman of substance. She's a woman na who's under the authority of the Lord. So I think rare yung ganung babae that doesn't complicate things. Hindi niya ikukomplika yung emosyon niya versus what is true. So I think really, Isagani is blessed with Mac. Mac meets Gani.
Gani meets Mac. Mac loves Gani, Gani loves Mac. Mac is perfect with Isagani, and Isagani is likewise perfect with Mac. Mac is married to Isagani, Isagani is married to Mac. Mac is perfectly fit for Isagani, and same with Isagani. They are, you know, matched together. They're matched together. Ayan, tama sagot dyan. Mac plus Gani equals baby. Baby na yan. Next. In the years will make us great. Aatin ko yung ano. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear. Ah, diba? Tapos yung line on. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. I believe Mac and Isagani is entering into a lifelong covenant. Not just with both of them, with the two of them, but also with God. When God made you, He must been thinking about me. A Moment Like This by Kelly Clarkson. Would you like to sing? I try. Okay. A moment like this, some people wait a lifetime. For a moment like this, some people search forever for that one special kiss. Oh, kalimutan ko na yung lyrics. Grow old with you. I wanna make you smile whenever you're sad. And all I wanna do is grow old with you. The Marriage Prayer. Here you go. Father, I said till death do us part. I really mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her. That I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Make her what you want her to be. I pray to hear her. All My Life by Casey and JoJo. Thank you. All my life I pray for someone like you, and I thank God that I finally found you. And all my life I pray for someone like you, and I hope that you feel the same way too. Yes, I pray that you do love me too. Yung song ba na i-dedicate ko sa kanya? Yung naalala ko lang is Somewhere Out There. Yun kasi yung kinakanta namin dati, kasi si Mac nandito sa Bahrain, si Gani nandun sa India. So, yung kanta is ganito siya. Somewhere out there, beneath that pale blue night, someone's thinking of me and loving me tonight. Yun. Kumbaga, distance separates them, pero si God pa rin yung nagsulat ng story nila to be together. Yung ano,
Thanks God, I found you. Pag kinanta ko yan, natin ko ba? Thanks. Thanks God, I found you. Okay. Yung anong tag ito, yung kanta ni Tony Gonzaga, Tinagalog na. Tag ito. Grow old with you. Kasama kang tumanta. Yeah. Kanta na ba? Sabi ko nga, during Mac's bridal shower, the only measure of love is when we are willing to die for the other person. So I hope, Mac, Shagani, I hope by now you made the decision to love each other for the rest of your life. I hope kasama dun yung willingness to die physically or to die spiritually, mentally, in all aspects of your life for each other. And I hope you must always remember that you marry a child of God. And I think every time na masasaktan tayo or every time na gusto nating saktan yung partner natin, we must always be reminded na anak to ng Diyos, and I was not given any right to hurt that person. And with the covenant that I made with God, part of that is to love the person unconditionally as God has loved me first. And as such, kung mahal ako ng Panginoon, I will be able to love others as well, especially my partner. So all the best, Mac. Isagani, sorry for not being there. You know how much we want to be there and to enjoy this celebration. Pinaktice ko na nga yung iyak ko during the walk. Kasi lang, wala eh. Hindi, the Lord doesn't allow us to be there. But I know and you know that we are with you from the beginning and we will be with you for the rest of your journey together. And I hope God bless you more. God bless you with children. God bless you with happiness. And with the joy of being together. May God be honored more and more with your love for each other. And may His light shine truly upon you and your relationship so that people will see that really in this cruel world, true love exists under the roof of God. Grabe yung miracle ni Lord para sa inyong dalawa. God bless sa wedding niya. Stay in love with each other. God bless. Message to Nira Rebels. Congrats po sa inyong dalawa. Hello. I pray na, tsaka I hope na maging continuous ang love nyo. Siyempre, once na wed na kayo ni wed na kayong dalawa, Kuya Sigani and Ate Mac. I hope for all the best things to come. Tsaka finally, you'll get your time to be husband and wife. And later on, mom and dads and good parents. That's all po. Mac and Gani, continue to love each other, take care of each other, and we all know, hindi na kailangan sabihin na you should put God first, center of your life. We wish you good luck and best wishes. Sana, yun nga, marami ng next year or pagbalik nyo, meron ng little Max and little Gan.
So yun, we love you. Message ko para sa kanilang dalawa is always put God first sa kanilang relationship. So yun. And good luck for both of you guys and God bless. Ate Ma, we love you and you really have given us a lot of advice, especially me. Ako yung pinaka makulit na nakilala mo according sa iyo. And I know I have a lot to go through when it comes to love, and you have a lot to teach me, and I'm still ready to listen kahit na may asawa ka na. And congratulations, and happy wedding, and may you be fruitful and go forth and multiply. Mac and Gani, this is just a start, and I know above all si Lord yung nasa sa puso nyo, and because of that you will love each other more, and I hope next year, hope and praying next year meron ng little Isagani or little Mac na kukulitin namin, ibubuli ni Tony. So ayun, God bless, and we are here para din sa inyo kahit na hindi na kayo mga single, at kami mga single, and we hope mas marami pa tayong time for each other. Yun, God bless! And congratulations, and see you again here in Baharin. Yun lang, ingat! To Mac and Isagani, we know that a union blessed by God is a union that will last a lifetime. And we pray na it'll be strengthened more through our prayers and your prayers as well. And that we'll continue to bless, to be a blessing to each other. And syempre, congratulations to the both of you. And may you carry that joy of this day all throughout the years. And happy wedding! Kuya Isagani, Ate Ma, congratulations. Message ko lang sa inyo, sana yung love na nararamdaman nyo ngayon, hindi siya mag hanggang ngayon lang. Sana mag-last siya. Tapos, just put on your marriage, syempre, ang first love na huwag kakalimutan, si God. And for sure, yung marriage niya ay mag-last. For the both of you, congratulations, Mac and Isagani. We are always here for you. If you need anything, of course, we will help you in any way we can, and we will wait for you to be here in Bahrain. Bye. Congratulations. Isagani, Mac, congratulations. All the best, and God bless. Mac and Gani, best wishes sa inyong dalawa, and we're very happy sa inyong dalawa. We're so blessed sa love story ninyo. It's a very good testimony. Lahat na kiki-celebrate sa wedding ninyo, and may you continue to bless more people sa habang kayo na yung kumbaga parang combined forces. Ganun. And may God be the center of your relationship, kumbaga the more you live closer to God. Pero yung message ko sa kanila talaga is kung gaano sila ka-in-love ngayon, sana araw-araw ligawan ni Isagani, sana araw-araw din ma-fall si Ate Ma. So yun, God bless sa wedding nyo. Sana hindi maging isa sa mga pinaka-masayang araw na event sa buhay nilang dalawa. So yun, God bless, and be happy sa mga araw na magiging, mga titirang araw na single kayo, hanggang sa dumating mo araw na maging isa na lang kayo. God bless. Let God be the source of your love, kasi yung pag-ibig ng Panginoon is unfailing, never-ending, and unconditional. Message ko ngayon, kasal na kayong dalawa, syempre, yung mga mababago sa inyo, syempre, hindi ka na dalaga, hindi ka na binata, so, ayun. Nakakaiyak, pero ano, alam mo at Mac, nung malis ka, naiyak kami kasi, diba, parang hindi ka na, pagbalik mo, ano, may asawa ka na.
Pero ang wish ko sa inyong dalawa is magsama kayo ng ano, masaya, masagana, maunlad. Ano pa ba? So, tayo, mayaman naman na kayo eh. So, tingin ko naman magiging maayos yung ano, yung relasyon nyo. Although may ano, pagkunting war. Pero ayan, okay yan. Diyan na susubok ang relasyon. Mag-war. War. Next. Wala na? Hindi, okay lang. Ganun mo na. Okay. From LTPod, we wish you all the best! Congratulations, Mac and Ian! Till death do us part, I want to mean it.